Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, and awa po lang Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi pa po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa videos ko. Thanks in advance guys! At ayan na nga guys, awa po ng Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before that, magandang araw po muna sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Okay. Anyway, and this vlog is about how to lose weight fast the right way around without having any problem, issues, or complications along the way. Ginawa ko po itong video na ito to share my personal experience sa pagpapapayat. At the same time, napakarami ko po kasing nakikita na nagpapapayat na mali ang kanilang pamamaraan. Tulad na lang guys, nung nag-take ng mga Bangkok pills, yung sumikat na gamot noon na pampapayat, yung ang bilis magpapayat ng gamot na yun, natuklasan na lang later on na mayroon palang illegal content yun sa mismong gamot, kaya pala ang bilis magpapayat. At the same time, yung mga iba naman nagpapaliposuction, which is napakamahal. And yung iba naman is nagsasudden weight loss, yung parang ayaw na talagang kumain, na mali din ang pamamaraan na yun guys. I am a witness at ginawa ko rin yun guys, kaya hindi ko ina-advise na mag-sudden weight loss. Anyway, ayan guys, kung yung mga pictures ko, kung mapapansin nyo, kaya ako pinapakita yung mga pictures na yan. Kasi guys, ako yan nung bata ako. Kung mapapansin nyo, tabain ako. Kami kasi yung pamilya na mayroong minsan nakakaangat, kami rin yung minsan, pamilya na minsan hirap na hirap. So may time na tumaba ako, minsan naman papayat ako. So malamang tatanungin nyo, ano naman ang connection nito sa topic na pagpapayat? Malaki ang connection nito guys, kasi guys, ito yung personal experience ko. So magmula bata kasi ako guys, pinag-aralan ko yan kung paano ang pagpapayat. Kaya ako guys, ang pinakaunang-unang advice ko siguro sa inyo, lalo na sa mga bata na medyo sa mga bata or teenagers na nakakapanood ng video ko, or sa inyong mga anak, sa mga magulang po na nanonood, huwag nyo na pong patabain ang mga anak ninyo. Kasi guys, alam nyo yun, baka mas mamroblema lang kayo. Tulad ng nangyari sa akin guys. Ayan guys, ako, tabain ako guys. Alam nyo kung ano yung pinakaunang naging problema ko? Yung stretch marks guys. Pangit siya. As in, alam nyo yun. Ewan ko lang kung sa inyo siguro importante yun o hindi. Kung hindi man, edi okay, magpataba kayo. Pero ako guys, hindi ko ina-advise talaga na magpataba kahit sino man. Kung ano yung mga anak ko guys, hindi ko pinapataba hanggat sa abot ng aking makakaya. Pero yun nga, yun ang unang-unang magiging problema kapag mataba kayo. Pangalawa guys, madali kayong hingalin, madali kayong mapagod, hindi kayo healthy. At yung pinaka-pangatlo guys, yung hindi nawawala yung bilbil kahit na pumayat na kayo kung galing kayo sa pagpataba. Anyway, about this picture naman guys, dito ko na natutunan ng gusto kung paano ang pagpapapayat. Kaya yan, kung mapapansin nyo, I turned 16 in that picture. Ayan, high school life. Dito ko pinag-experiment ang sarili ko dahil alam nyo na, pagka high school, kailangan kong magpopogi, magporma, crush, girlfriend, alam nyo na, di ba? Normal naman yun sa mga teenagers. So, ayan guys, by the way, ayan guys, kung mapapansin nyo, yung ate ko yung nasa kanan, tapos yung nasa kaliwa, nakatabi ko yung nakapula, yan yung bunso kong kapatid, and then ako yung nakakulay blue. Ako yung pinakamaitim, di ba? At saka ako lang din yung nababanlag. Yan po yung dahilan guys kung bakit pinangalanan kong Pambansang Banlag at Pambansang Baluga ang channel ko sa YouTube at Facebook. And then this picture naman guys is nung college na ako. Medyo nananaba ako dahil stress ako sa course ko noon. By the way guys, ang stress guys ay nakakapag-contribute para magpataba ng katawan ng tao. Kaya guys, ingat kayo na huwag masyadong magpa-stress. Pero hindi ko sinasabi na lahat ng mataba ay stress guys. Nakaka-contribute lang ang stress hormones natin para magpataba ng tao. Anyway, ayan guys, yung ako yung kasama ko ang aking ama dyan sa picture na yan. This is the time na nandyan na yung panganay ko at pamilyado na ako. Kaya guys, napabayaan ko na yung sarili ko at umabot ako sa ganitong punto ng katabaan. Ayan guys, so ang weight ko dito guys, is, if hindi ako nagkakamali, is nasa 270 pounds, 260 pounds. O exaggerate na yun, sabihin na natin na minimum is 250 pounds. My height is only 5'8 guys. Ganyan katindi ang narating kong weight. Ang weight ko ay pang 6'5 na height.
And then this picture is the third time around na pagpapapayat ko. Yung first time na pumayat kasi ako, guys, yun yung nung bata ko, around 7 years old, 8 years old, year 1991 yun eh. Yun yung pumutok yung bulkang Pinatubo, nagkalahar sa Pampanga. Kung hindi nyo pa rin po pala alam, taga Pampanga area po ako, kaya yun nga, apektado kami noon, apektado lahat ng business noon eh. Wala kaming income, walang pagkain, so namayat ako ng husto. That's the first time. The second time is nung high school ako. Yun po yung nung nag-16 ako, at medyo alam nyo na, nag-mature na, nag-girlfriend, crush, if you still remember yung sa kaninang video. And then, yan nga, this is the third time na nagpapayat ako. Ito yung time, guys, na nag-sudden weight loss ako, at dumating yung time na namayat ako ng todo-todo, as in yung bigla ang pagpapayat ng ginawa ko. At ito yung picture na yan, guys. Yan, guys, yung pinaka fast lane na ginawa ko noon, guys. Isipin nyo, guys, in 3 months time, nag-lose ako ng weight for around 80 pounds. Nag-170 yata ako noon, 180. From 250 pounds hanggang bumaba pa ito ng 150, 140. My height is 5'8". So compared to Manny Pacquiao, which is a middleweight class, mas payat pa ako sa kanya dahil narating ko yung 140 pounds. At yan yung sinasabi ko sa inyo, guys, na huwag niyong gagawin, kasi, guys, nagkasakit ako dyan. Namayat ako. Nagmukha na akong bungo. Sadly, nagkaroon ako ng gallstones, guys. Kaya, yun, naoperahan ako. Siguro gagawan ko rin yun ng video soon para din maging ano kayo, guys, aware kayo about gallstones. Hindi po, ay nako, pagsisisihan nyo, guys, pagka nag-sudden weight loss kayo. And this picture naman, guys, is ito yung time na kailangan kong bumawi sa sobrang payat, at medyo nagpapataba ako dahil nanghina ako noon nung na-operahan ako. And then yan yung pinaka-recent photo ko ngayon, ganyan ang itsura ko ngayon. And actually, medyo nananabaan na naman nga ako ngayon. Ewan ko ba, bakit ba tabain ako? Kaya yan, sa mga kamukha ko, guys, na kunyari kung kamukha nyo ko na madali kayong tumaba, sana makatulong itong video ko na ito sa inyo. So then, let's proceed na, guys, sa mga advices ko siguro. Ayan. Bago ko umpisa ng advices ko, guys, i-replay ko na lang yung mga pictures ko para meron lang tayong mag-flashes sa screen. Anyway, ayan, guys, umpisaan natin ng advice ko sa step number 1. Ang step number 1 na gagawin nyo, guys, sa pagpapapayat, kailangan muna nating malaman yung goal natin, okay? Ano ba yung goal? Kasi, guys, marami ang goal natin sa buhay. So, for example, kung may goal ka na yumaman, syempre, magsisikap ka, di ba? Kailangan meron kang goal na, ganito, ganyan, magtipid tayo, ganyan. So, maraming sanga yan. Pero this one is about losing weight. Kailangan yung goal natin is siyempre related yun doon. So, ang goal na may isi-share ko sa inyo, guys, nung pag nagpapapayat ako is 3. Okay? Ang una kong goal nun, guys, is siyempre para gumanda yung itsura ko. Okay? Pinakauna yun. Ngayon, guys, kung yan lang yung pinaka-goal nyo para magpapayat, ako na nagsasabi sa inyo, guys, huwag nyo nang ituloy kasi hindi kayo magtatagumpay. Ginawa ko na yan, guys, eh. Yung dahilan ko is para gumanda lang yung itsura ko. Hindi ko tinuloy. Tinamad ako at hindi ako nagtagumpay. So, ang ginawa ko, dinagdagan ko yung goal ko. Ang ginawa ko, dinagdagan ko pa ng 2. Yung pangalawang goal ko, guys, is yun nga. Pagka kasi payat tayo, guys, magiging healthy tayo. Yan yung pangalawang goal ko. And then, yung pinaka-third na goal ko naman is para sa mahal ko sa buhay. Siyempre, guys, kailangan kumaba yung buhay natin para sa mga mahal natin sa buhay. So, diba, hanggat kaya natin na magpahaba ng buhay, subukan natin ng lahat ng ating makakaya. So then, yan yung first step, guys, ha. Yung second step naman, guys, is yung determination and motivation. Tandaan natin, guys, without the motivation and without the determination, hindi natin makakamit yung minimiti natin or yung gusto nating mangyari. So ano ba yung motivation and determination na sinasabi ko? Ang motivation and determination na sinasabi ko, guys, ay yun dapat yung katawan natin nakakondisyon ito. Huwag natin itong bibiglain at huwag din natin itong aasahan na magkaroon agad ng improvements. It will take time, okay? Tapos yung motivation naman, guys, yun yung dapat yung mga nasa paligid nyo ay nakasuporta sa'yo.
nagtitiwala sila sa'yo. At the same time, yung motivation mo pang isa is huwag kang magpapa-stress, huwag kang magpapa-walang gana. Kasi guys, pag nawalan ka ng gana, eh bandang uli, imbis na pumayat ka, baka lalo kang tumaba. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ang stress guys ay nakakataba. Okay? So linawin ko lang ha. Yun yun guys. So yun yung step 2, okay? Yung step 3 naman guys, ito yung step 3. Tungkol naman ito sa pagkain. Ang pagkain natin guys, kailangan guys, kontrolado yan. Okay? Marami ang sanga ng pagkain. Uunahin natin ito sa pagkontrol ng pagkain. At saka guys, dun yung ipapasok din dito guys, yung mga pagkain na dapat nating iwasan o bawasan. Okay? So ano ba, sa unang ano guys, sa pagkontrol. Ang pagkontrol guys, yun yung time na sinasabi ko sa inyo, kailangan natin na siguro ganito guys, kailangan nating magutom bago tayo kumain. Okay? Baka kasi marami sa atin ang hindi nakakaalam nun. Kaya tayo lalo nung tumataba eh. Kasi may marami sa atin yung ginagawa yung ganun eh. Hindi pa naman sila gutom pero kumakain na. Tinanong nyo na ba sa sarili nyo yun? Diba? Lalo na sa mga tumataba dyan, na mga nanonood. Diba? Usually guys, pagka meron time na hindi pa naman kayo gutom pero kumakain na kayo. Dapat guys, ang gawin nyo laging ugali. Gawin nyo ng ugali ito. Na dapat magutom muna kayo bago kayo kumain. Or even so, kahit nagutom pa kayo, huwag muna kayong kumain. Palipasin nyo muna ng konti yung oras, di ba? At hindi totoo yung salitang pag nalipasan kayo eh, hindi na kayo makakakain. Hindi totoo yun guys. The more na tumatagal na nagugutom kayo, the more na lalo pa kayong mapapakain. Ako na nagsasabi sa inyo. And then guys, doon tayo proceed tayo doon sa pagkain na ano ba naman ang dapat nating iwasan at bawasan, okay? Tatlo yung pagkain na pwede kong ma-share sa inyo guys. Habang nagpapapayat ako noon, ang unang-una kong iniwasan guys ay yung mga junk foods, okay? Okay lang kumain ng pakunti-kunti. Pero wag natin itong gawing karir sa pagkain, okay? Ang junk foods guys, bukod sa bibigyan na kayo ng sakit nito, ha? Ang gagawin pa nito sa inyo ay patatabain kayo nito. Any junk foods guys, puro sodium yan. Puro carbohydrates, puro calories. Masama ito sa ating katawan. Yan ang unang-una nating iwasan. Kung hindi natin ito kayang iwasan, at least bawasan. Okay? Ang pangalawang pagkain na dapat nating iwasan or bawasan ay sweets. Okay? Ayan, by the name sweets, it's by the word sweets pa lang. Alam na ninyo yan, panigurado. Ano ba yung mga sweets? Soft drinks, chocolates, anything with sugars. Lahat ng maasukal, matamis, lahat ng ano, kahit nga hindi maasukal eh, basta matamis eh, kahit yung mga prutas na matamis, masama guys. Alamin nyo na lang siguro guys kung ano yung mga prutas na dapat nating iwasan. Kasi guys, hindi lahat ng prutas pwedeng kainin. May mga prutas na mataas ang sugar content, tandaan nyo yan guys. So iwasan natin yun, or at least bawasan natin. And then guys, yung last but not the least na pagkain na dapat nating iwasan or bawasan is yung mga carbs. Ano ba yung mga carbs? Okay? Para lang sa inyong kaalaman guys, para sa akin, ang carbs ganito. Ito yung mga meat. Okay? Meat, kanin, at saka yung mga heavy na pagkain. Kahit na gulay pa yan, basta heavy mo silang kinukonsume, carbs yun. Ang isang best example nun guys, yung kamote. Subukan nyo magluto ng kamote guys. Ilaga nyo ito, iprituhin. Mabigat ito sa tiyan. Isa yan sa carbs na dapat nating iwasan. Pero kahit na hindi natin ito iwasan, actually ang gawin lang natin is bawasan natin. Lalo na yung kanin guys. Yung kanin ang pinaka-grabe dyan. Siyempre, may mga tao na rice is life, di ba? Hindi nila kayang iwasan yung kanin. So ang dapat natin gawin dyan guys is, kung kunyari nakaka-3 order kayo ng kanin sa isang meal, lalo na kung medyo may kalakasan kayong kumain, umpisaan yung bawasan sa isa. So, ang mangyayari, magiging 2 order na lang. Hanggang sa dumating yung point na maging isa na lang. Masama kasi na binibigla natin yung sarili natin. Pero yun nga guys, para mag-workout yung goal natin para pumayat, yung determination natin solid. At saka yun nga, di ba may kasabihan na if there's a will, there's a way. So, kung wala kayong will guys, walang way. Alam nyo yan, di ba? And then let's proceed to the meat. Okay? Yan ang isa pang number 1 sa carbs. Kung kunyari guys, medyo mahilig kayo sa baka, baboy, as much as possible guys, umiwas na kayo or at least bawasan ninyo.
Kasi guys, yan ang isa pang number one na nakakapag-contribute para tumaba kayo. Yun lang fats content niyan at saka yung carbs content niyan. Grabe guys, ang ibinibigay na carbs content niyan. So later on, magiging fats yun at yun na, tataba kayo. Ang suggestion ko dyan guys, kung ngayon guys, kung gusto nyong kumain ng beef, tomorrow naman, try nyo naman ng mag-isda or mag-chicken instead. Or at least, bawasan nyo na lang, diba? Kung hindi nyo maiwasan talaga. Kasi may mga tao talaga na beef lover eh, o kaya pork lover. Kaya, ayun guys, bawasan na lang natin kung hindi natin kaya. And then, ayun guys, ang next naman na step natin, yung the fourth step, is yung movements. Kung mapapansin nyo guys, kahit sinong tao pa yan, mula bata, payat sila. Pero pagka na-reach na nila yung age na 40, 50, pansinin nyo, tumataba sila. Kahit gaano pa sila kapayat nung mga panahon na bata pa sila. Yan ay dahil yung movement nila guys, nababawasan na. As time goes by kasi guys, habang tumatanda tayo, nababawasan yung movement natin. Yun ang dahilan para tumaba tayo. Kaya guys, as much as possible, iwasan natin yung mawala yung movement sa atin. Ano ba naman yung konting walking, konting running, konting jumping, konting pawisan tayo, konting exercise. Hindi natin kailangan mag-gym, hindi natin kailangan ng heavy workout. Ang kailangan lang is mag-move lang tayo para ma-burn yung mga fats na kinain natin or ma-burn yung kinain natin, I mean. Kasi guys, pag kumain tayo, dapat i-consume natin yon. Not only from our thinking, syempre pagka nag-iisip tayo, nagko-consume yung kinain natin eh. Pero wag lang sa ganun. Dapat i-burn din natin yon through movements. And then, last but not the least guys, is yung wag tayong mainip. Okay? Kasi guys, pag nainip tayo sa pagpapapayat, ang mangyayari, hihintuan natin ito at bandang huli, iisipin natin na wag na lang tayong magpatuloy puro na lang cheat day ang mangyayari. When I say cheat day is kahit na hindi natin panahon para kumain ng madami, kakain tayo ng pagkain na pang cheat, pang daya, at kakain tayo ng marami. So instead na papayat tayo, lalo tayong tataba. Iwasan natin magmadali guys. At saka yun nga, yung isa pang sinasabi ko sa inyo guys, na pag nagmadali kayo, baka mangyari yung mangyari sa akin, mangyari sa inyo yung nangyari sa akin, which is yun nga, naoperahan ako sa gallstones ko. Baka magka-gallstones din kayo. Kayo rin. Ako na nagsasabi, wina-warning ako na kayo, hindi mabuti ang nagmamadali. Lahat ng bagay guys, binibigyan ng oras. Wag na wag po tayong magmadali. Or yun nga, simply masira yung ano nyo, yung momentum ninyo sa pagpapayat. Anyway, ayun guys, yun ang mga advice na ma-share ko sa inyo. Kapag ka naumpisa nyo yun guys, ako na nagsasabi sa inyo guys, within 3 to 6 months time, magkakaroon kayo ng best results. Actually, in 6 months time, baka payat na kayo. Kasi ako guys, yun yung time frame ko. Usually, ganun ang time frame ko. Usually 6 months payat na payat ako. 3 months medyo marami na yung improvements na nakikita ko, talagang medyo pumapayat na ako. So yun guys, thanks for watching. Kung meron po kayong questions, huwag po kayong mahiyang magtanong through comments. Try ko po itong sagutin sa abot ng aking makakaya. At the same time, sana po huwag po kayong magsawang sumuportas at sana huwag po kayong magsawang manood sa aking mga videos. Hopefully makagawa po ako ng mga ganitong video soon para po makatulong sa atin, sa mga kapwa natin, at sana dumami pa po tayo sa channel ko. Anyway, bye for now guys. Bye.